Hi mga ka-CrowdTech! So ngayon may bago tayong video, which is these three new sockets. So ito na sa left, ito yung smart socket na dalawang plug and dalawang USB. Then ito na sa gitna, ito yung universal version ng smart socket. Then itong nasa right, ito yung smart socket na kaya niyang malaman kung ilan yung na-consume nyo, kung ano yung nakasaksak dito sa smart socket na to. So isa-isa dito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba niya talaga. So let's start with this smart socket. So gagamit ako ng regular extension, tapos doon ko isasaksak itong mga to. So ito yung una. As you can see, dalawa yung socket niya and dalawang USB. Sa taas, nandito yung kanyang on and off power button. So saksak natin. So after mo isaksak, magbiblink agad siya. Kung hindi siya nagbiblink, press niya yung power button ng 5 to 10 seconds para mag-reset siya. So since nagbiblink na siya, ready na natin siya i-connect sa ating CrowdTech Home application. So pag meron na kayong CrowdTech Home application, open niyo yung app. Then may dalawa tayong way kung paano i-connect yung smart socket to our CrowdTech Home application. Ang first nun, we can add it manually. So press yung plus sign sa taas. Then dito, mute nyo lang yung socket. The second way, open nyo yung Bluetooth nyo. Then press yung plus sign sa taas. Then after few seconds, lalabas to. So that means na-detect niya yung smart socket. So press yung go to add. Press yung plus sign sa taas. So dapat ang network nyo is 2.4. And make sure yung password nyo is tama. So press yung confirm. So wait lang natin ng few seconds para matapos yung pag-setup niya. So ayun, tapos na. Press natin yung done. So dito, makikita nyo, nandito yung switch 1, nandito yung switch 2, and may USB port siya. So each one of these can be controlled using your application. So magsasaksak ako ng lamp para mapakita ko sa inyo. So since nakasaksak na yung lamp sa ating smart plug, pwede na natin kontrolin gamit ang CrowdTech Home application. So since naka-off pa siya, on natin. So yung dalawa, naka-on pa. So kung gusto niyo ito lang patayin, yung switch 1, which is itong lamp na to, press yun lang itong switch 1 button. So baliktarin naman natin. So switch 2 yung naka-off, switch 1 yung naka-on. O, diba? So meron din siyang feature na pwede nating lagyan ng countdown kung ilang minutes lang naka-on ang inyong appliances. Sa schedule, pwede yung i-add, kunyari, Monday to Friday, naka-on lang siya ng ganung specific time. So next product naman na papakita ko is itong smart plug. Na as you can see, malaki siya. So pwede siya sa katulad ng aircon, ref, or anything na may malaking mga saksakan. So sa gilid niya, dito yung kanyang on and off. Then sa likod niya, dalawa lang. Wala siyang ground pin. So yung process kung paano siya i-connect is same lang sa ginawa natin kanina. So papakita ko na lang sa inyo kung ano yung feature niya sa CrowdTech Home application. So sinaksak ko na yung smart plug, then sinaksak ko na yung lamp sa aming smart plug. So dito sa CrowdTech Home application, makikita natin yung pangalan niya is Universal Socket. So dito, makikita natin yung very basic functions. Pwede natin dito yung kontrolin yung power niya. So on and off. Dito switch 1, same lang din siya dito. Off. On. So dito sa left time, parehas lang siya ng function as countdown. So kung dito, lagyan natin 1 hour, socket is on. Off after countdown na 1 hour na nilagay ko kanina. Tapos dito, makita nyo yung schedule. Kung anong araw yung specific na time na gusto nyo naka-open or naka-off yung appliances. So ang next product naman is itong very unique smart plug na meron siyang energy monitoring kung saan pwede nyo makita kung ilan na yun na-consume yung electricity. So sa gilid, nandito yung on-off niya, may dalawang pin siya and ground pin. So yung process niya kung paano siya i-connect, same lang din sa ginawa ko dito sa isa. So papakita ko na lang sa inyo yung functions na to. So nasaksak yung lamp sa ating smart plug. So makikita natin dito sa electric, dito makita natin yung current, power, voltage,
ay yung total kilowatt per hour. So after few hours, makikita nyo nagagalaw na tong today. Kasi marerecord siya per hour. So sa ngayon, wala pang 1 hour, hindi pa siya magre-record dito. Dito naman sa baba, makikita nyo yung September. Dito yung makikita yung per month na kung ilan yung na-consume nyo ng kuryente. So dito, papakita ko kung ano magiging tsura niya pagtagal. At saka dito, na-track natin per day kung ilan yung nako-consume natin. So this tree can also be used using voice command. Pwede yung Siri, Google Assistant, and Alexa. Para sa mga hindi nakakalam kung paano i-connect yun, may separate video kami sa mga voice command. So we will put the link on the description para makita nyo kung paano set up ang mga voice command. And that's it! I hope na nagustuhan nyo itong video kung ano yung difference ng tatlong to. And please make sure na i-subscribe nyo yung channel namin and hit the like button. If you have any questions, feel free to message us on our Facebook page, CrafTech Home. So see you guys! Bye!